Magandang araw mga ka-manga lovers. Nandito akong muli, si Anime Emperor PH. Samahan niyo akong muli sa bagong volume ng ating kwento ng Black Clover. Halikayo, simulan na natin ang volume 34. Sa base ng Black Bull, nagkakaroon ng rivalry battle sina Magna Swing at Locke Voltia. Sinusubukan ni Charmy Papitson na mapakalma ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkain, habang naiinis si Ghost Adley at nag-aalala sina Gray at Gordon Agrippa, dahil sinabihan sila ni Knock Faust na umayos sila. Ayaw makinig ni Magna kay Gray dahil naniniwala siyang sinisira na ng pagsunod kay Knock ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, lumitaw si Knock at sinabi sa kanya na patuloy na sirain ang kanilang reputasyon dahil sa kanilang pag-aaway na pambata. Inulat ni Knock sa mga bulls na si Asta ay patay na, at nagpaliwanag sa kanila na siya ay nagtamo ng isang nakamamatay na sugat at nawala dahil sa special magic. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ang nakikita lamang na kapalaran nito ay kamatayan. Lahat ay nagulat sa balitang ito. Hindi makapaniwala si Magna at habang sinasabi ni Knock na iyon ang mga katotohanan, hindi niya maiwasang maniwala na buhay pa si Asta dahil hindi pa niya nakikita ang bangkay nito. Tinanggap ng mga bulls ang pananaw ni Knock at nagkaisang sumang-ayon na si Asta ay hindi papatay at nagkasundo upang hanapin at ibalik siya. Nagising si Asta sa isang bakanteng silid. Biglang bumukas ang pinto at inakala ni Asta na ito ay si Charmy. Mabilis niyang napagtanto na ito ay isang manika na nagbibigay ng tsaa. Ang manika ay umalis pagkatapos ng pagbibigay ng tsaa kay Asta. Ang misteryosong lalaki ay nagtatanong kung ano na ang pakiramdam ni Asta, na nagpaisip kay Asta kung sino ang taong ito at kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Napagtanto ni Asta na ang sugat niya mula kay Lucius Zagrates ay gumaling na, at nasorpresa na mayroon pang maaaring magpagaling ng tulad sa sugat niya bukod kay Mimosa Vermilion. Tinanong ni Asta kung ginawa ito ng lalaking kasama niya, ngunit sinabi niya kay Asta na isang kaibigan ang nagpagaling sa kanya, dahil wala siyang ganoong uri ng kapangyarihan. Tinanong ni Asta ang kinaroroonan ni Libe. Ang lalaki ay nagsabi sa kanya na ang parehong kaibigan ay nagpapagaling sa kanya ngayon, habang iginigiit kay Asta na uminom ng kanyang tsaa. Muling nagulat si Asta dahil ang taong ito ay alam ang tungkol sa mga demonyo at nararamdaman niyang walang pagkapuot mula sa kanyang ki. Tinanong niya kung kaibigan ba ng lalaki si Charmy, habang alam ng lalaki ang tungkol sa kanya, hindi pa niya ito nakikilala, ngunit kababata niya si Yami Sukhiro, na nakapagpagulat kay Asta. Nakikita ni Asta ang pagkakahawig ng ki ni Yami at ng lalaking ito. Ang huli nilang pagkikita ay noong 13 taong gulang si Yami. Tinanong niya si Asta kung matagal pa rin ba siyang magbanyo, na sinang-ayuna naman ni Asta. Sinasabi rin ng lalaki na napakabosi ni Yami sa murang edad, ganoon din siya ngayon kay Asta. Si Yami ay may pagkatakot din sa mga ipis, siya ay namumutla sa takot kapag may ipis na malapit sa kanya, si Asta ay interesado sa bagay na kinatatakutan ni Yami, ngunit natatakot siyang subukan ito sa kanya. Di napansin ang oras, nagpasalamat si Asta sa kanyang mga tagapagligtas dahil sa pag-aayos sa kanyang kalagayan, ngunit kailangan na niyang umuwi. Sinabi ng lalaki na huwag nitong intindihin ang tungkol dito dahil kailangan pa ni Asta ng oras upang gumaling at siya ay malungkot dahil halos mapatay na siya ng taong kanyang minamahal at hinahangaan. Nagtataka si Asta kung paano nalalaman ng lalaking ito ang lahat ng iyon, at bahagyang napatigil. Sinabi ng lalaki na walang anuman iyon at nakakakita siya ng kung ano ang gusto niyang makita. Sinasabi rin niya kay Asta na kung babalik siya ngayon, matatalo siya ulit, na nagpapawis sa takot kay Asta. Dagdag pa ng lalaki, hindi naman kayang makabalik pa uwi ni Asta mag-isa. Nang buksan ng babae ang mga pinto upang ipakita ang bansang kinaroroonan ngayon ni Asta, nagpakilala ang lalaki sa kanyang sarili bilang Ryudo Ryuya, ang kasalukuyang shogun ng Land of the Sun, isang lugar na napakalayo mula sa kaharian ng Clover. Sinabi niya kay Asta na ituring niyang tahanan niya ito at habang narito siya, ay palakasin ang kanyang sarili. Si Asta ay nagulat na siya ay nasa Hino Country, bigla niyang na-realize na dito na nirahan si Yami Sukhiro dati at ngayon ay hindi siya sigurado kung paano siya makakabalik sa Clover Kingdom. Sinisigurado ni Ryudo Ryuya kay Asta na hindi balak ni Lucius Zagrates gumawa ng kahit anong masama sa ngayon. Tinanong ni Asta kung ano si Ryuya at kung ano ang kanyang papel bilang shogun. Sinabi lamang ni Ryuya na ito ay katulad ng Wizard King ng Clover, na ikinagulat ng husto ni Asta.
Natawa lang si Ryuya at sinabihan si Asta na pwede na lang siyang tawaging Ryu. Sagot ni Asta, bagaman hindi niya ma-sense ang magic, hindi niya nararamdaman na ganoon kalakas si Ryuya. Sang-ayon si Ryuya kay Asta na muling ikinagulat ni Asta, gayunpaman, si Ichika ay hindi gaanong mapagparaya sa pag-uugali ni Asta, dahil sa tingin niya ay wala itong respeto sa Shogun. Humihingi ng paumanhin si Asta, bagaman hindi ito malaking bagay kay Ryuya at sinabing pakalmahin na lang ni Ichika ang kanyang sarili. Gamit ang ki, naramdaman ni Asta kung gaano ang galit ni Ichika at ramdam niya na pamilyar ang kanyang ki ngunit ito rin ay mapanganib. Dahil nakatuntong si Asta sa hindi kilalang teritoryo, gusto ni Ryuya na ipakilala sa kanya ang lugar sa pamamagitan ng pagpapasyal sa paligid ng bayan. Habang naglalakad sila sa paligid ng bayan, hiningi ni Ryuya ang mga impresyon ni Asta sa Hino. Si Asta ay namangha sa lahat ng mga bagong bagay na hindi pa niya nakikita noon, tulad ng mga scrolls na bersyon ng grimoire sa Hino Country. Sinabi ni Ryuya na sa Hino Country, ang mahika ay tinatawag na Yojuso, at ang kapangyarihan ng mahika ay tinatawag na Yoryoko, na nagpapabilib kay Asta. Pagkatapos ay nakita ni Asta ang katulad na Nometatos mula sa kanyang bayan ng Hage. Dahil dito ay agad siyang naging komportable, gayunman, nakita niya ang isang magkapatid na lalaki at babae na pupunta rin para sa Nometatos, naalala ni Asta ang kanyang nakaraan kay Lily Aquaria at ang kanyang trauma nang siya ay naging isang paladin at humiling sa kanya na mamatay para sa kapayapaan ng mundo. Nakaramdam ng kakaiba si Ryuya kaya nagtungo siya sa mga tao at pinapakiusap na tumabi ang mga ito at may napansin na isang bagay. Naramdaman din ni Asta ang isang bagay gamit ang kanyang ki at sumigaw siya kay Ryu, ngunit bigla na lamang nag-iba ang pader at nagpakita ang apat na magnanakaw ng pagkain at mga gamit na mahalaga. Ang mga mamamayan ay nagsisimulang tumakas habang nagaganap ang kaguluhan. Napagtanto ni Asta na may mga masasamang tao sa bawat bansa at sumigaw siya para kay Ryuya. Ligtas si Ryuya at ligtas din ang mga sibilyan dahil nagamit niya ang kanyang foresight upang iligtas sila sa panganib at mailayo sa pagkawasak ng pader. Sa huli ay napansin ng mga bandido si Ryuya sa kanilang harapan at kinwestiyon kung sino siya. Aminado si Ryuya na hindi siya banta sa kanila dahil wala siyang sariling magic power, na ikinagulat din ni Asta. Inuutusan ni Ryuya si Ichika na harapin ang mga bandido, na tinanggap naman nito. Tumawa ang mga magnanakaw dahil sa isip nila ay isang maliit na babae lang ang kanyang bodyguard at tingin nila ay mahina ito. Tinutulan ito ni Ichika at tinawag silang mga hangal habang nagpapalakas ng kanyang ki, pinapahusay nito ang kanyang pisikal na lakas at bilis. Ang mga palm thrusts ni Ichika ay nagpatalsik sa kanila patungo sa pader, at ang mga pader ay nagbitak-bitak dahil sa lakas ng kanyang pag-atake. Si Asta ay nalilito kung paano niya naitaas ng malaki ang kanyang ki at nagamit ang dark magic. Ang mga mamamayan ay nagbubuni para sa kanya, na tinatawag siyang Yami at isa sa Ryu Zen 7, na ikinagulat ni Asta. Agad niyang tinanong kung related ba ito kay Yami, pero imbes na sumagot si Ichika ay hinawakan niya ito sa ulo dahil sa sobrang paglapit sa kanya. Natawa sa nakita, kinumpirma ni Ryuya na siya ang nakababatang kapatid ni Yami, at nagmumungkahi na dapat mag-training si Asta sa Ryu Zen 7 para lumakas. Habang si Asta ay ganap na nabigla sa bagong impormasyong ito, nilinaw ni Ichika kay Asta na habang si Ryuya ay mabait sa kanya, hindi siya magiging tulad nito dahil hindi niya kayang makisama sa mga lalaki na tulad ni Asta. Si Asta, na hanggang ngayon ay naguguluhan na mayroong kapatid si Yami Sukihiro, ay sinabihan si Ichika na hindi ito nabanggit ni Yami, sa pagtugon ni Ichika na hindi rin siya interesado sa kapatid niya. Napapansin na ni Raiyudo Ryuya na nagtatanong na ang mga mamamayan tungkol sa kulay ng buhok ni Asta at sa kanyang braso, at kung isa ba siyang dayuhan, kaya nagpasya siyang kunin sina Asta at Ichika at dalidaling dalhin sila upang makita kung ano na ang kalagayan ni Libe kasama si Mikuriya Humito. Dumating sina Ryuya, Asta, at Ichika sa isang bahay na katabi ng isang kawayanan. Nang pumasok sila, may malaking goldfish na lumabas mula sa pinto, na ikinagulat ni Asta. Natutuwa si Humito na mas maganda na ang kalagayan ni Asta, at ipinakilala ni Ryuya si Asta kay Humito, at binanggit na siya ay isang henyo sa Hilang Yojuso. Aminado si Humito na dahil ngayon lang siya nakapagpagaling ng Diablo, mas natagalan ito kumpara kay Asta. Si Libe naman ay biglang lumabas mula sa bibig ng isda at nahulog sa palad ni Asta.
Nakahinga ng maluwag si Asta na makitang maayos si Li Bei at sa wakas ay muli silang nagsama sa banyagang lupaing ito, kung saan namumula at sumasang-ayon si Li Bei. Pagkatapos ay naghain si Humito ng pagkain sa lahat. Pinupuri ni Asta ang pagluluto, at sinabi ni Ryuya na si Humito ay isa ring henyo sa pagluluto. Si Humito ay nagpasalamat kay Ryuya sa papuri. Si Asta na masaya sa kasalukuyan ay bigla na lang naalala ang kanyang pagkawala at desperado niyang hiningi kay Ryuya kung paano makakabalik sa Clover Kingdom sa lalong madaling panahon. Muling sinabi ni Ryuya kay Asta na matatalo siya kay Lucius Zagrates kung babalik na siya ngayon at dapat alam din niya ito. Itinanggi ito ni Asta, na sinabing maaari niyang subukang muli at patuloy na iniisip kung paano masasagip si Lily Aquaria at kailangan niyang iligtas ang lahat. Nakikiusap siya kay Ryuya, na tumugon na may oras pa siyang mag-training bago bumalik. Gayunman, hindi naniniwala si Asta sa sinabi ni Ryuya na mas maraming training ang makapagpapalakas sa kanya. Pagkatapos ay sinampal ni Ichika sa mukha si Asta para maibalik sa kanyang katinoan, na tila ikinatakot ni na Ryuya at Humito. Ayon kay Ichika, wala siyang ideya sa nangyayari sa Clover at wala siyang pakialam kung mamatay si Asta, nabuhay lang siya dahil nahanap siya ni Ryuya at dahil kay Humito na nagpagaling sa kanila. Sinabi ni Ichika na sa Hino Country, ang mga dayuhan ay itinuturing ng mga sakuna, at kahit na hindi maintindihan ni Asta si Ryuya bilang isang dayuhan, siya ay isang dakilang shogun, kaya kung hindi susundin ni Asta ang kanyang babala, siya ay papatayin ni Ichika dito at ngayon. Pinupunarin niya si Asta dahil sa kalokohan nitong hindi pinapansin ang kanilang kabutihan. Ngayon ay kumalma na ang pakiramdam, nagpapasalamat si Asta sa lahat sa pagliligtas sa kanya at kay Li Bei, at sumumpa na babayaran sila. Pinahinto ito ni Ryuya at sumasang-ayon na si Lucius ay isang malaking banta, dahil aatakihin niya ang Hino sa kalaunan. Ayon kay Ryuya, dahil sa labis na lakas ni Lucius, hindi kayang makipaglaban dito ni Asta ng harapan at mas mainam na tapusin na lang agad ang laban. Dahil dito, inirerekomenda ni Ryuya na matuto si Asta ng Zetan. Naalala ni Asta na ginamit ito ni Ichika ngunit napagtanto rin niya na siya mismo ay walang magic na gagamitin para dito. Sinabihan siya ni Ryuya na panoorin ang demonstrasyon ni Ichika at mag-focus sa kanyang ki. Ipinaliwanag ni Ryuya na ang ki ay ang daloy ng enerhiya ng buhay, na hindi sinasadyang minamanipula ng lahat kapag gumagamit ng mahika. Ang Zetan ay naglalaman ng pagkuha ng Yoryoko sa loob ng iyong sarili at pagpapalabas nito ng sabay-sabay sa isang tumpak na atake. Pagkatapos gamitin ang Zetan upang putulin ang kawayan sa dalawa, ipinaliwanag ni Ichika na ang lakas ng pag-atake ay nakasalalay sa dami ng kapangyarihan ng mahika na ginagamit at sa bilis ng pagpapakawala nito. Pagkatapos ay iniutos ni Ichika kay Asta na subukan ito, ngunit binanggit ni Humito na kailangan ng maraming taon upang ma-master ito at tanging ang Ryuzen 7 lamang ang kayang gawin ito. Sa kabilang banda, si Asta ay nagmumungkahi sa kanyang sarili kung bakit hindi niya naisip na gamitin ang ki sa paraang iyon, na katulad ng paggamit ng mga mages ng mana skin, at ang kanyang kasunduan kay Li Bei ay nagpapadagdag pa sa posibilidad na ito. Iminumungkahi ni Rai Yudo na gamitin ni Asta ang anti-magic na dumadaloy sa kanyang katawan. Hinanda ni Asta ang kanyang braso para sa Zetan at naglunsad ng kanyang pag-atake, ngunit walang nangyari. Napatunayan ni Mikuriya ang kanyang ideya na masyado pang maaga para ma-master ang Zetan. Gayunpaman, ang kawayan ay gumuho sa kalahati, na ikinagulat ni Ichika at Humito. Natawa si Ryuya at binanggit na ang kawayan ay pinatubo ng magic power. Yamang may matatag na pundasyon na si Asta sa Zetan, sinabi ni Ryuya kay Asta na patuloy na magpalawak ng karanasan sa paggamit nito. Nagpasalamat si Asta kay Ichika at sa iba pa para sa teknik na ito, na may pag-asa na ngayon sa kanyang mukha na magiging mas malakas siya. Matapos na maipakita ni Asta ang kanyang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Zetan sa pamamagitan ng pagsira ng mas marami pang mga kawayan, sinabi ni Ryudo Ryuya na ang mahalaga sa paggamit ng Zetan sa labanan ay ang paglikha ng pagkakataon para sa pag-atake. Pagkatapos ay iminungkahi niya na harapin ni Asta si Yami Ichika upang sanayan ang paglikha ng mga pagkakataon na iyon. Bagaman nag-aalala tungkol sa pakikipaglaban sa kapatid na babae ni Yami Sukhiro, determinado sina Asta at Li Bei. Habang si Asta ay nagpapasalamat sa kanya ng maaga, ginamit niya ang kanyang black form.
Iniisip ni Mikuriya Humito kung paano nabalot ni Asta ang kanyang sarili ng anti-magic at kung paano nitulubusang napipigil ang simpleng Mahika. Binabalaan ni Ichika si Asta na seryosohin ang laban at kahit na ito ay pagsasanay, ito ay tunay na labanan, kung saan maaari siyang mamatay kung hindi niya ito seseryosohin. Si Ichika ay sumalakay sa kanya gamit ang lakas ng kanyang palad, at ito ay nagpatalsik sa kanya patungo sa mga kawayan, kahit na naiblock ni Asta ang atake gamit ang kanyang mga braso at nabawasan ng anti-magic ang magic power ng atake. Si Asta ay humugot ng Demon Slasher Katana, ngunit madali namang naiwasan ni Ichika ang kanyang mga pagwasiwas. Nang mapigilan si Asta dahil dito, sinabi ni Ryuya na dahil pinapawala ng anti-magic ang Mahika, karamihan ay hindi ito naiiwasan. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang alamat ng Seton, kung saan ang originator ay hinati ang kalangitan sa kanilang inilabas na magic. Ang sipa ni Ichika ay nagpalipad kay Asta sa hangin. Habang hinahabol niya si Asta at siya ay naibabalibag, napansin ni Ryuya na palagi siyang tuliro at nawawala ng focus, na naglalagay sa kanya sa peligro ng pag-atake, katulad ng ginawa ni Lucius Zagrates. Iniisip ni Ryuya na hindi dapat harapin ni Asta ng diretso si Lucius dahil parehong mayroon itong time at soul magic. Matapos ibagsak si Asta sa tubig, sinamantala ni Ichika ang pagkakataon at binunot ang kanyang espada. Itinaas ni Asta ang kanyang espada upang harangan, at ang pahalang na pag-slash ni Ichika ay tumawid sa kagubatan ng mga kawayan sa likod niya. Pagkatapos ay sinipa siya nito, na nagpadala sa kanya pabagsak patungo sa isang malaking bato. Nawala si Asta sa kanyang black form at nagulat sa lakas ni Ichika, nag-aalinlangan kung nakatulong ba ang unite nila ni Libe. Kahit siya'y sobrang sugatan, nanginginig, at malapit nang mawalan ng malay, tumayo pa rin siya at gustong ipagpatuloy ang laban upang malaman pa ang tungkol sa kapangyarihang ito. Gayunman, sinampal ni Ichika ang kanyang ulo sa lupa, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Nabigla si Ryuya at Humito sa karahasan ng nangyari, habang nagbabala si Ichika kay Asta na huwag magyabang kung hindi niya kayang panindigan ito. Binanggit ni Ryuya na sobra na ang ginawa niya, ngunit ipinunto ni Ichika na ito ay tunay na labanan at nainis din siya kay Asta. Binanggit ni Ryuya na kahit natalo si Asta, nakatayo pa rin siya matapos ang pinakamalakas na atake ni Ichika, na hindi kayang gawin ng marami sa kanilang bansa. Maraming salamat mga ka-anime lovers, kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, ay sana naman ilike ninyo ang videong ito at kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko upang maging updated kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat, Kita Kits!